Nakatakda namang humarap ang founder ng Kingdom of Jesus Christ si Apollo Kibuloy sa korte upang harapin ang mga kasong nakasampalaban sa kanya. Kibuloy at mga kapwa akusado nasa maayos na kondisyon ayon sa PNP. Si Ryan Lesige sa sentro ng balita live. Nayumi, matapos nga iharap ni DILG Secretary Benhur Abalos si Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy sa isang press conference ay naibalik na siya dito sa PNP Custodial Center pasado alas 12 kanina nang ilabas siya dito. At yung buong akala natin ay dadalhin na siya sa Pasig RTC at sa Quezon RTC para sa kanyang return of warrant, pero iniharap muna pala siya sa isang press conference. Mula dito sa Campo Crame ay nakatakdang humarap si Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Kibuloy sa Pasig RTC Branch 159 para sa kanyang kasong human trafficking. Non-bailable ang kaso na ito. Bukod dito ay magtutungo rin si Kibuloy sa Quezon City RTC Branch para sa kanyang return of warrant para sa mga kasong sexual abuse of minor at child abuse. Dito ay maaari siyang maglagak ng kanyang piyansa para sa dalawang kaso. Nasa 180,000 pesos ang itinakdang bail para sa kasong sexual abuse of minor, habang 80,000 naman para sa child abuse. Matatanda ang kinatigan nga ng Korte Suprema ang hiling ng Department of Justice na mula Davao City RTC ay ililipat sa Korte ng Quezon City ang dalawang kaso ni Kibuloy para sa patas na paglilitis. Mayo nitong taon ang aprubahan ng Second Division ng Supreme Court ang kahilingan ng Department of Justice na ilipat ang venue ng dalawang criminal cases laban kay Pastor Kibuloy mula sa Davao City patungo sa Quezon City RTC. Kabilang dito ang kinakaharap na criminal case R-DVO-241439 at RDVO-24-01440-CR. Nakitaan daw ng sapat na basihan ng Korte Suprema ang hiling ng DOJ dahil sa public interest at dahil na rin sa pagiging kilala ng akusado bilang isang religious leader sa Davao. Mari daw kasi pagmulan ng local biases at mari ding matakot ang ilang witnesses. Agad ding ipinagutos ng Korte sa branch clerk of court ng branch 12 ng Davao RTC na ipadala lahat ng records sa Quezon City RTC. Ang Quezon City RTC naman now ay natasan na agad i-raffle agad ang kaso sa oras na matanggap yung mga records. Kanina ay iniulat ni PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo na nasa maayos na kondisyon si Kibuloy maging ang iba pang kasamahan nito. Nag-almusal daw ito kanina ng hotdog, meatloaf, pritong itlog at kape. Sa mga oras na ito now ay inaantabayan natin yung magiging susunod na hakbang ng PNP kaugnay nga doon sa return of warrant ni Kibuloy patungo dyan sa Pasig RTC at sa Quezon City RTC. Dito, mahigpit pa rin yung seguridad at inaantabayan nga natin kung anong oras o kung matutuloy ba yung kanyang pagharap ngayon sa dalawang korte o regional trial court dito sa NCR. Now, maraming salamat, Ryan Lesigas.